tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mabuti na lamang at dumating ako. Paano kung hindi ako dumating? Eh, pareho na kayong napahamak. Ano ba kasing ginagawa ninyo doon? Bakit kayo napunta sa lugar na yun? Sabi, nahiram na kami sa kakahanap sa inyo. Eh, kwan po sir, kasi... Ayoko nang maulit ito. Paliwanag ba? Opo sir. Kung gusto ninyong mapariwara, hindi sa oras na ako ang in charge sa inyo. Okay class? Yes sir. Pack your things now. At lumapit na kayo sa mga kasamahan ninyo. At sabihin ninyong bumalik na sa nerentahan nating boss. Yes sir. Dahil uuwi na tayo. Uuwi na tayo. Ikaw naman kasi. Ano kasi ang pumasok sa isipan mo at humiwalay tayo? Huwag ako ang sisihin mo, kundi si Geraldine na nangako sa akin na hindi tayo iiwan. Iwan ko sa'yo? Bakit kasi naniwala ka pa sa kanya eh? Friend, ipangako mo ha, hindi makakarating ito kay ate, lalo na kina Itay at Inay. Oo ba? Basta hindi mo rin ako isusumbong kina Daddy at Mommy. Kailan ka ba mag-asawa, ha, kaibigan? Eh, matanda ka na sa akin ng 2 taon, pero eto, 2 lang anak ko. Samantalang ikaw binata pa rin hanggang ngayon. sa hindi ko pa nga nakikita ang babaeng pagkakasalan ko eh. Anong magagawa ko? Eh, nako. Sa dinami-dami pa ng mga babaeng umaaligid sa'yo eh, wala ka pa rin natitipuan hanggang sa ngayon? gusto ko kasi ang babaeng simple. Pero may magandang pananaw sa buhay. Ibig kong sabihin, ay matalino. Ako, aanin mo pa yung matalinong babae. Ikaw ang lalaki. Isa pa, kaibigan. Kung ako sa'yo, okay lang, ang simple. Huwag na yung matalino. Kasi, pag ikaw na lalaki matalino, at matalino rin ang babaeng makakasama mo sa buhay. Kaya, mag-aaway lang kayo, pare. Kaya, piliin mo yung babaeng hindi matalino. Ano? Ano ba naman yung payo mo, Egan? Ibig mo bang sabihin, babaeng boba ang pipiliin ko? Hindi naman boba ang ibig mo sabihin, pare. Yung katamtaman lang. Para hindi ka masapawan. Kasi, kung ang pipiliin mo ay babaeng matalino, sabi ko nga sa'yo, mag-aaway lang kayo. Ano? Mag-aaway nga kami, ang babaeng hindi matalino, dahil hindi niya ako maiintindihan. Alam mo, parikoy, ang babaeng matalino, hindi yan magpapasapaw sa'yo. Kaya, lagi kayong mag-aaway niyan. Pwede siguro yung sinasabi mo, kung ang babaeng matalino na sinasabi mo, ay mayabang. Teka, bago tayo mag-away tungkol dyan sa boba at matalinong babaeng gusto ko eh, yung tanong ko munang sagutin mo. Nga, no? Ano nga pala yung tanong mo kanina? In terms na kasi, gusto ko sanang kunin kang coach para sa mga basketball players namin sa school. Huwag kang mag-alala pare, may token na ibibigay sa'yo ng school kaya hindi ka lugi. Basta ikaw pare, ha? Kahit walang token, go ako! Oh, ano sa tingin mo? Ang ganda ng pagkakagawa, hindi ba? 90 ang grades natin nito eh. Oh, bakit
Wala kang imit dyan. Hindi maganda ang pagkakagawa ng book report mo? Hindi kasi ako sanay na mag-submit ng mga assignments tulad nito na hindi ako mismo ang gumawa eh. Naku, ang babaeng ito. Pati ba yan eh, pinaproblema mo pa? Solve na ang problema natin, hindi ba? Ito nga, at hahanapin na lang natin si Sir para isubmit sa kanya ang mga book report na ito. Eh, ano pa nga bang gagawin natin kundi isubmit ang mga ito? Eh, kaysa umulit na naman tayo. Abay, dapat lang. Dahil lamang ba sa pagkakamaling yun eh, madadamay ang buong semestre na pinaghirapan natin? Iwan ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo eh, hindi ako magkakaganito. Naku, friend. Paulit-ulit na yata ang panunumbat yan. May gusto ka bang sabihin? Sabihin mo lang. Ako na may madaling kausap eh. Ano ka ba? Ang gusto ko lang namang sabihin ay huwag na natin ulitin ang nangyari na magsilbing araw sa atin ang nangyaring yun. Dahil kung hindi natin pagsisisihan ang mali nating ginawa, ay muli natin itong gagawin. At alam natin na walang magandang ibubunga ang paulit-ulit na pagkakamali. Igan, kanina ka pa ba dito sa classroom ko? Ah, hindi naman. Kukunin ko lang yung bag ko sana para makaalis na ako, pare. Kumusta naman ang practice ninyo ng mga estudyante? Okay lang naman. Mga estudyante mo yata yan eh. Sige, pare. Hindi lang magtatagal. Eh, alam mo naman ang kumari mo eh. Sige, salamat ha. Sige, pare. Bukas ulit. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Oh, Cheris, Iris, ano? Kumusta? Natapos na ba ninyo ang pinagagawa kong project ninyo? Opo, hito po. Hito rin po yung book reports ko, sir. Ang ganda. Gawa ng isang bihasa sa paggawa ng isang book report ha. Kayo ba talaga ang may gawa nito? Opo, sir. Parang hindi eh. Magsabi kayo sa akin ng totoo. Kayo ba talaga ang may gawa nito? Opo, sir. Kung ganun sa pangalawang pagkakataon, ay niloloko ninyo ako. Kung palalampasin ko ang mga pinaggagawa ninyo at hindi kayo magtatanggumpay sa mga susunod na araw, ay sarili ko ang sisisihin ko sa pagpapalampas ko sa hindi tamang gawain ninyo. Kaya dapat lamang na makausap po ang mga magulang ninyo sa lalong madaling panahon. Oh, Shano. Kanina pa kita pinagmamasdan eh. Napansin kong hindi ka umiimik at ang layo-layo ng tingin mo. Parang ang lalim-lalim ng iniisip mo. May problema ba? May dumating kasi na notice galing sa bangko. Bangko? Oo. Bakit? Bakit ka nakatanggap ng notice galing sa bangko? Ang totoo niyan kasi ay nakasangla sa bangko itong lupa natin. Ano? Isinanla mo itong lupa natin nang hindi mo sinasabi sa akin? Ang totoo niyan ay sina amang at inang pa ang nagsangla ng lupang sinasaka ko na pinamana sa akin. Ganun ba? Pinamana nga sa'yo ang lupang sinasaka mo. Kaya pati ang pagsasanla na namana mo na rin. Ano ka ba? Magpasalamat ka pa nga sa mga magulang ko at kahit na bulak-bulak ko nung araw eh, inisip pa rin nila ang kapakanan ko at hindi binenta ang lupang ito kahit na hirap na sila. Anong gagawin natin ngayon?
Nakasanla pa lang lupang ito na minanamot sa kanila. Yun na nga ang iniisip ko eh. Hindi ko alam kung paano. Dalhin ninyo ang mga magulang ninyo. Hindi uulitin ninyo ang klaseng ito. Pero sir, hindi ho ba sabi niyo sa amin? Ay hindi gagawin na lamang kami ng 5 book report bilang kapalit sa demand ninyong pagpapadala namin ng mga magulang dito? Kaya nga binigyan ko kayo ng pagkakataon ninyong ituwid ang dapat ninyong ituwid. Pero anong ginagawa ninyo? Inulit na naman ninyo. Ano pong inulit namin, sir? Ito nga po, pinapagaw niyo sa amin ang mga book report. At bakit ko tatanggapin ang mga book report na yan na hindi kayo mismong gumawa? Pero sir, kami po talagang gumawa nito eh. Talaga palang paninindigan ninyo ang kasinungalingan ninyo. Huwag niyo nga akong pinagluloko-loko. Para sabihin ko sa inyo, nasa loob lamang ng 2 linggo ay 1 book report lamang ang pwede ninyong gawin. Eh sir, kayo pong nagsabi na 5 ang aming gagawing book report. Sinabi ko lamang yun para muli kayong subukan. At pinatunayan niyo ulit sa akin na hindi kayo mapagkakatiwalaan. Kaya pasensya na. Pero kailangang makausap ko ang inyong mga magulang sa ayaw niyo at sa hindi. Sige na naman ate ho, ikaw na makipag-usap sa teacher namin si Sir Jerry. Pero bakit ako? Sa palagay mo ba makikipag-usap sa akin ang teacher mo? Oo naman, ate naman kita eh. Ibang tao nga, basta sinabing guardian eh. Ikaw pa kaya? Yun na nga eh, guardian ang kailangan kung walang mga magulang. Pero may mga magulang pa tayo, Irish. Di sabihin mong nasa malayo ang mga magulang natin. Aba, at gagawin mo pa akong sinungaling. Sige na naman, ate. Kaysa naman mag-alala sina itay at inay. Ikaw naman kasi, sinabi na sa'yong mag-aral ka lang at wag nang panuuri ng basketball game na yon. Inanood ka pa rin. O, tignan mo ang nangyari sa'yo. Naging komplikado tuloy ang napakasimple sana ang gagawin mo. Hindi ka kasi nakikinig eh. Oo na ate, sige na. Ikaw rin, pag bumagsak ako sa subject ko, magagalit sina itay at inay sa akin. Pag nagalit isa man sa kanila, baka atakihin sa puso at... Oh, alam mo naman pala eh. Bakit mo ginagawa pa rin ang ayaw? Ate naman, para namang walang pakialam sa akin. Sige na naman, ate, oh. Kausapin mo ang teacher namin para hindi ko nadalhin sina itay at inay dito sa school at nang hindi ko na ulitin pa ang subject kong yun. Ikaw kasi, ang tigas-tigas ng ulo mo. Hindi ka nakikinig sa akin. Kaya yan tuloy ang nangyari sa'yo. Lagot ka kay inay at itay. Iris, ano? Dala na ba ninyo ang mga magulang ninyo? Eh, sir, wala po kasing mga magulang ko dito eh. Anong ibig mong sabihin na wala kang mga magulang? Patay na ba ang mga magulang mo? Eh, buhay pa po sila, sir, kaso nasa malayong probinsya po sila. Oh, nasa malayong probinsya ang mga magulang mo. So, ang ibig mong sabihin
ay wala kang maihaharap sa akin na pwede kong kausapin tungkol sa ginawa mong pangungopya habang nagsusulit. Ibig sabihin ay walang mangangaral sa iyo. Walang magdidisiplina sa iyo dahil nasa marayang mga magulang mo. At kahit na mangungopya ka sa tuwing pagsusulit, ay walang magtuturo sa iyo dahil malayang mga magulang mo. Ganun ba? Sir, mawalang galang na po. Hindi naman po ganun kasamang estudyante ang kapatid ko. At sino ka naman para bigla na lamang makikialam sa usapang ito? Ha? Sino ka? Kapatid ko si Iris. Pa si Iris, maging si Lani, wala pa rin. Ano bang nangyayari sa mga anak natin at hindi na sila mahagilap dito sa bahay? Baka nagpapasama na naman si Lani sa kapatid para pumunta sa mall. Alam mo naman ang anak mong yon, ayaw lumakad mag-isa. Nako, siguradong magpapabili na naman si Iris sa ate niya ng kung ano-ano. Nako, hayaan mo na. Tutal, dalaga pa naman ang anak mo. Pag nag-asawa na siya, nako, baka bihira na niyang mabilhan ang kapatid. Bakit bigla-bigla ka na lamang nakikisaw sa usapang ito? Nakakatandang kapatid po ako ni Iris. At talaga palang walang planong dalhin ng mga ito ang kanilang mga magulang. Hindi naman po ganun kasama ang kapatid ko at ni Charis para ipaulit ninyo sa kanila ang buong semester. Oh, hindi ba masamang estudyanteng maituturing ang nangungopia sa sagot ng kanyang katabi? At naririto ka para pagtakpan ang kasalanang ginawa ng iyong kapatid at maging abogado nitong dalawa, ha? Alam mo ba kung ano-ano ang pinaggagawa ng mga ito? Gusto mo bang isa-isahin ko ang ginawa nilang kabulastugan? Sir, nagkakamali po kayo. Nandito ako sa ngalan po ng aking mga magulang. Kapwa matanda ng aming mga magulang at labis nilang ikagagalit o ikakalungkot kung malaman nila ang mga kasalanan ng kapatid ko. Kaya po ako nandito bilang nakakatandang kapatid ni Iris. At nangangako po ako na gagampanan ko ang hindi magagawa ng aking mga magulang. Kakausapin ko po ng masinsina ng kapatid ko para siya magbago. Sige, magbigay ka nga sa akin ng isang dahilan kung bakit kumuling tatanggapin sa klase kong kapatid mo, Miss Salcedo. Ano? Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. Maririmata na tong lupa kung hindi natin mabayaran kahit ang interest lang. Ay, may mga alahas naman ako dyan eh. Pwede nating isanla para mabayaran natin ang interest. Eh, paano naman sa susunod na buwan? May alahas ka pa bang maisasangla para sa susunod na interest? Isipin mo na buwan ng interest ang gusto ng bangko. Eh, nako. Saka na natin iisipin yan. Ang importante, marisolba sa ngayon ang problema natin. At kung paano natin babayaran ang interes sa buwang ito. Bakit kasi ngayon mo lang sinabi sa akin eh, na nakasanla pala tong lupa't bahay. Ayaw ko kasing alalahanin mo pa. Eh, ayaw mong alalahanin ko. Eh ano tong ginagawa mo sa akin ngayon? Hindi ba't mas pinag-aalala mo pa ako?
Maririmatang nga kaya ang lupang isinangla sa bangko. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nating di malilimutan kahit sarap ng ating suyuan, lagi kong natatandaan.